At last, hindi na ako masistress. Dahil nakaget even na ako sa Gigi na yun. Ang bilib nga ako sa inyo dalawa ni Allison eh. Ang galing niyo umacting. Imagine, nobody suspected that this all is set up. Tama. What's wrong, Allison? Hindi ka ba happy na ang elite squad finally got rid of Gigi? Akala ko kasi, papalabasin lang natin na nagnakaw si Gigi para may reason ako to fire her. Hindi ko naman in-expect na aabot pa sa puntong ipapakulong mo siya. Eh, tama lang naman talaga sa Gigi na yun na makulong siya. Along with the rats and cockroaches. Dapat lang yun sa kanya dahil nababagay siya sa mga pesteng katulad niya. Allison, naaawa ka sa alalay mo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, para kasing tindi na ginawa natin. Eh, hindi naman ganun kalaki yung kasalanan na ginawa ni Gigi. I'm going to pretend that I didn't hear any word of what you just said, Allison. Baka nakakalimutan mo that you were just a struggling model before. And I reinvented you, your style, and made you famous. Hindi ka magiging part ng elite squad, kundi dahil sa akin. Never, ever question me again. Sorry, Blair. Hindi na mauulit. Okay. Now we can celebrate. Mare, pasensya na ha. Ito lang ang mapapahiram namin sa'yo. Nag-ambagan po kami ng mga kasama ko sa laundry shop. Sana makatulong po. Salamat ha. Malaki din ang maitutulong nito. Kasi medyo mataas yung pampiyansa para sa anak ko si Gigi. Marami na nga akong nilapitan na tao eh, pero wala naman akong mautangan. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Si Gigi eh. Ayoko naman siya makulong. Baka naiinitan siya doon. Parang iniisip ko baka hindi pa rin siya kumakain. Mari, wala ka na bang ibang malalapitan para hingan ng tulong?